Indeed, God is the rock of our salvation, and not only for eternal salvation, but also for daily salvation needed by people who would like to keep on living in this world. Kahit sa mga economic crisis, which means less money, which can mean less food and less of everything good, the Lord is the rock of our salvation. What is the usual answer of the world to crisis? Usually panic, hoarding, agawan, kagulo, takot. Today we're going to take a look, another look, a second look, a refreshing look at an answer to crisis. Sagot sa mga crisis ng buhay na pabalik-balik, paulit-ulit, na sa Bible at sa Bible din naman tayo makakakuha ng epektibo at makapangyarihang mga sagot. Diyos namin sa langit, salamat kayo ay nandyan at kayo makapangyarihan. You sit on your throne of power and glory and majesty, and you preside over the world. Kayo, Panginoon, siyang manguna sa amin ngayon. Kami katagpuin ninyo. Kami naparito upang makipanayam sa inyo. Magtanong, humanap ng mga sagot, sumamba, magdala na aming mga alay at handog, at humingi ng pagpapala. Turuan niyo po kami, Panginoon, mangusap kayo. Linisin niyo po kami at patawarin sa aming mga karumihan, at ang dalangin namin ang mga salita niyo maging kalakasan namin sa oras ng tiwasay, sa oras ng gulo, sa oras ng kasaganaan, at maging sa oras ng mga krisis sa buhay. Pagpalain niyo po kami, kayo po ang maging tagapagsalita. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus, na iyong anak, aming Panginoon, tagapagligtas. Marami pong nababalitaan tayo ng mga taggutom, mga hirap, mga crisis, economic depression, paulit-ulit sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Biblia man, marami pong ganyang mga naitala, at hindi yan naitala upang maging history lamang, kundi upang maging batayan natin ang mga dapat gawin, isipin, at dapat na maging paninindigan kung sakasakali na ang ganito mga krisis ay dumarating sa buhay. During the time of King Ahab, and that was several generations after King Solomon, and King Solomon ascended the throne in 971 BC, Several generations after that, there was another king, and this king was very cruel. This king was ruled over by his wife, who was a pagan, who was a believer of a god other than the God of Israel. Sa panahon ding yan, ay dumalaw sa bansang Israel ang napaka-grabing taggutom. Hindi umulan ng matagal, walang tumutubo. And you know that these are agricultural economies, so pagka walang ulan, walang mga pagtatanim, walang pagkain ng mga tao. Kasabay pa noon, there was a lot of persecution because Jezebel, the wife of King Ahab, was killing all the priests of Yahweh. At isa dyan ang propeta na si Elijah, natakot siya sapagkat pinagbantaan siya ni Reina Jezebel na siya ipapapatay. Tumakas siya, umalis siya sa Israel. At siya ay nanirahan sa isang ilang na lugar kung saan merong maliit na ilat o ilog or brook. At doon siya kukuha ng kanyang inumin, bagamat napakaraming tao, walang pagkuhanan ng tubig. At ang kanyang pong kinakain, inihahatid doon ang mga ibon. Ravens, which were considered unclean in the dietary tradition of Israel, pero yon ang nagdadala sa kanya ng mga makakain araw-araw. Sumalit, maganda na sana yung para sa kanya, pero hindi nagtagal yung ganong arrangement. Nagkaroon na naman ng kaibahan. 1 Kings 17:7. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Maging yung maliit na bukal ay natuyo na rin sa katagalan na hindi umuulan. Para mawalan ka ng inumin at para mawalan ka ng pag-asa dahil sobra ang ulan ay hindi dumarating, ito isa sa mga pinakagrabing pwedeng maranasan ng isang bayan. It's worse than an economic depression because this was already going to spell very clear famine. People were going to die because of lack of water and lack of food. At maging ang propeta ng Diyos na napakatagal ding sinuplayan in a very, very special way, natuyo na yung pinagagalingan ng kanyang supply. 1 Kings 17:8 to 9. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food."
Sapagkat binabantayan ng Diyos ang kalagayan nitong kanyang lingkod, nung maubos ang iniinom niya doon, sinabi naman ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Sarefat, doon sa lugar ng Sidon. Meron akong ini-assign na isang biudang babae, isang balo, na siyang magpapakain sa iyo. Now, Sarefat of Sidon is a very interesting place because according to the prophet Obadiah, well, he suggested, anyway, that this town was an unlikely source of blessing. Parang kung merong blessing, hindi dapat sa town na ito manggaling. At doon pa, pinapunta ng Diyos itong si propeta. Pumunta kay ka doon, at meron akong inasignan, a widow of all people, isa pang babaeng balo. Ngayon, marami ng widow na mayaman, maraming widow na pwede magpakain. Nung mga panahon na yon, pagka sinabi kang widow, halos ang ibig sabihin nun, eh, pobre ka, sapagkat nakaasa lang ang babae sa lalaki para siya mabuhay nung panahon na yon. So pag nawala yung lalaki, parang nawalan ka na rin ng pag-asa. At saka, kahit ka pa nga mayaman nun, tagsalat pa. Hindi umuulan sa buong lupain. Sakop na rin yung lugar ng Sidon doon sa hindi pag-ulan na yan. So, from a very secure place where there was a creek, now, the prophet had to go to an unlikely place and go to an unlikely woman that could have been an unlikely source of supply. 1 Kings 17:10-11. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." Imaginin po natin ang lugar na ito. Matagal na walang ulan. So yung mangilan-ngilan na mga puno ay mga tuyo na, lanta na. Wala na kayong aabutan kundi mga sangang tuyo. Walang damo. Kung meron mang nabubuhay na hayop at nag-survive, siguradong payat na payat. Ang mga tao ay mga payat na payat. Walang nakakain ng matagal na. At nung pumapasok ang propeta sa tarangkahan ng bayan na ito, anong kanyang inabot? Isang babaeng siguradong nangangayayat na rin at namumulot-mulot siya ng mga tuyong sanga. Nagangahoy, naghahanap siya ng panggatong. The widow was conveniently found as promised by the Lord. At sabi naman itong bagong dating, "Painumin mo nga ako." Alam natin, nakulang ang tubig. Pero ang babaeng ito naman ay mataimtim, mataman at buong bait na uuwi para ikuha siya ng tubig. Hindi tumanggi. Maalala natin na isang babae na siya namang nakatagpo ng Panginoong Jesus sa gilid ng balon, nandun na nga yung balon, hindi naman tagsalat, hindi tagtuyot, andun lang yung tubig, pero nung hinihinga ng Panginoon ng tubig, ayaw magbigay. Sabi niya, ibang lahi ka eh, ba't kita bibigyan? Ito, magkaibang lahi din. Ang pinagkaiba sa babaeng ito, sa kabila ng magkaiba silang lahi, at merong tagtuyot, at hirap na hirap sila, magbibigay pa rin siya ng tubig. Aalis na lang siya at sukat, sabi pa nitong propeta, ay siya nga pala, pakidalahan mo na rin ako ng kaprasong tinapay, ano? Parang siyang umorder sa restaurant. Bread? Parang sa mong, okay ka lang, nagtatanong ka ng bread, pakita mong tagutom, no? Pero yun ang hiningi ng prophet. 1 Kings 17:12. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die." Ang lungkot naman itong kwento na to. Isang babaeng nangangayayat, nangunguha ng kahoy, hininga ng tubig, magbibigay naman kahit kinakapos, pero meron talagang hininga yung propeta na wala naman siya. Sabi niya, tinapay? Joke ba yan? Nakita mo ang hirap-hirap ng buhay. Eto nga, nangunguha ako ng mga kahoy eh, para lang gawin kong panggatong, para makapag-bake naman ako ng last meal naming mag-ina. So ang babaeng ito pala ay may anak. Sa katunayan, may anak siyang batang lalaki. Sabi niya, yung kakarampot na harina sa aming banga at yung ilang patak na lang ng langis na nandun sa lalagyan, mamasahin ko, ilalagay ko sa oven, lalagyan ko ng panggatong,
At kakainin na namin mag-ina yung isang ganggasuntok na tilapay na yan na magagawa ko. Pag-ahatian namin at hihiga na lang kami mag-aantay na kamatayan. Kasi wala na eh. Pagkatapos nun, wala na kaming supply. Huli na. At kahit pasabihin mo na uulan, umulan man bukas, magtaniman tayo, ilang buwan pa para magkatrigo, talagang hindi na namin naabutan yung buhay na yon. Mamamatay na kami. Yun ang kalagayan ng babaeng ito. There was no bread, there was just a handful of flour, little oil, and some sticks. 1 Kings, verses 13 and 14. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then, make something for yourself and for your son. For this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on the land." Sabi niya, okay, alam ko na nahirap ka. Pero sige, umuwi ka, gawin mo yung sinasabi mo na magbe-bake ka, pero may konting change of plan. Ako muna ang pakanin mo. Mag-bake ka, pagka-bake niyang mabangong-mabangong tinapay na yan, na siguradong sobrang kahali-hali na sa taong gutom, pigilin niyo muna ang mag-ina ang anumang pagnanasan niyo, dalhin mo sa akin at pakainin mo ako. Pagkatapos noon, kayo na mga mag-ina ang kakain ng natira. Papayag ba kayo na gano'ng arrangement? Sino to? Kararating lang dito, utos pa ng utos. Hihingi ng tubig, siya pang unang kakain. Pero sabi niya, "The God of Israel has a promise for you. Gawin mo yan at di ka mauubusan ng supply hanggang makabalik ang lahat sa normal." So Elijah said, "Feed me first and then yourselves next." Parang very unlikely of a prophet, very unlikely of a man of God to ask to be fed first than the woman or the child. Diba, pagka mayroong mga kailangan, unahin ang mga bata at ang mga kababaihan, to nabaligtad siya muna. Could this have been a trial? Malaki ang ating pananalig na ito, isa ring pagsubok sa babaeng ito. Sapagkat bakit naman ganun? It goes against logic. Kung kayo yon, anong gagawin nyo? Sarilinin nyo lang sagot nyo. Diba? Pero anong gagawin natin? Kung may isang dumating, no? Propeta, o sige, propeta ka, okay. Humingi ka ng tubig, sige, pwede. Pero yung tinapay, sumuuna ka pa. But there was some logic in that madness or seeming madness. There was order in that seeming disorder. Why? It was very logical, especially in a very difficult time, to keep the man of God alive. Kung sino dapat ang makakatulong at papakinabangan, yun ang dapat unahing buhayin. Kahit naman kayo sasakay sa aeroplano, pag nagtuturo sila ng emergency measures, sasabihin, pag nawala ng oxygen tong aeroplano, na iba ang pressure sa cabin, may malalaglag dyan na mga kung ano-anong receptacle, ilagay nyo sa ilong nyo para kayo makahinga, may oxygen na dadaan dyan. Pero, kung may kasama kayong bata, sarili nyo muna ang lagyan nyo. Pag ayos na kayo tumihinga, tsaka nyo lagyan si bata. Nauna, nahuli rin yung bata. Bakit? Eh kung siya ang nauna mong lagyan at nangisay ka na nanigas dahil hindi ka na makahinga, kaya ka ba niyan lagyan? Kaya sabi, hayaan mo na siya mangisay-ngisay, makaka-recover din yan. Mauna ka na kasi mas papakinabangan ka eh. Mas marami kang magagawa kaysa sa kanya. So in this time of crisis, the logic was, keep the prophet, keep the man of God, keep the channel of blessing alive. After all, it was this man who prayed to God that it shouldn't rain. And it didn't. This must be the same man who should pray for rain to come again. Eh kung namatay na to sa gutom, paano pa sino magdadasal? Alam naman natin kayang paulanin ng Diyos mag-isa kahit magdasal o hindi ang propeta. Pero sa isang hiwaga na hindi ipinapaliwanag ng Biblia, maraming himala ang Diyos na ginagawa niya kung yung tao nagko-cooperate. Kung may participasyon ng tao. That God would do miracles if and only if people participated and actively got involved in the carrying out of step-by-step measures to bring out the miracle. Kaya may kasabihan, feed the goose that lays the golden egg.
Kung meron nga namang isa dyan na pato o bibe o ano man yun, gansa, na nangingitlog ng ginto, abay, siguro naman dapat mong unahin pakainin yun. Kasi siya ang nangingitlog ng ginto. Kahit yung mga halaman, may mga namumungat, may hindi. Kung kulang ang tubig, siguro naman hindi mahirap isipin kung alin ang uunahin mong diligin. Siyempre, yung namumunga ang didiligin mo. Kung may susuportahan ka na mag-aaral sa school, sinong susuportahan mo? Yung walang grade, yung bagsak-bagsak, o yung mataas ang grade? Alam mo yon, yung mataas ang grade ang sinusuportahan. Kasi yun ang mas makakapagparami at makakapag-multiply ng blessing. Meron kang limited resources, sino ang susuportahan mo na mission? Sino ang susuportahan mo na work? Yung mabunga. Kasi susuporta ka nung walang bunga, di na sayang naman yung pang-support mo. Wala nga bunga yun eh. Tapos ilalagay mo pa dun yung support mo. So ang nangyari, para ka naglagay ng tubig sa butas na balde, sayang lang. So yun yung logic. Kahit ang mga anay, alam nila yon. Pag sinasalakay sila, yung punso nila na tinitirhan, hinuhukay, nilalagay sila ng insecticide, nag-a-assemble ang army termites to protect the queen. Why? Because it is the queen that lays the eggs. Ganon din ang trabaho ng mga langgam. Pinoprotect nila yung kanilang mga monarch. Kung yung mga insekto, alam nila i-protect yung mga namumungat ng ingitlog, dapat naman alam din yun ng tao. Inuuna, lalo sa pangangailangan, iligtas yung mas maraming magagawa para sa higit na nakakaraming tao. Si Jesus, may binanggit tungkol dyan, Matthew 10:41-42. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And if anyone even gives a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Kung ikaw daw ay tumatanggap ng isang propeta, nagiging mabuti ka sa kanya, siguradong tatanggapin mo yung premyo para sa mga mabubuti sa mga propeta. Ganon din naman kung tumatanggap ka ng isang matapat na lingkod, isang mabuti at matuwid na tao, eh, bibigyan ka rin ng gantimpala. At kahit daw isang basong tubig ang iabot mo sa mga lingkod ng Diyos, hindi yun malilimutan ng langit at hindi ka mawawalan ng gantimpala. Bagamat 1,000 taon, 100 taon, matagal ang mga pagitan ng mga kwento-kwento sa Biblia, itong mga katotohanan na ito ay batid ng marami kahit nung unang panahon. So there was a promise from God that the flour, the oil will not run out. Sabi niya, ito ang gawin mo, pagluto mo ako, pakainin mo ako, pagkatapos kayo naman, may pangako ang Diyos sa iyo, hindi ka maubusan. Susundin ba o hindi? 1 Kings 17:15-16. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Sumunod ang babae. Sa bagay, kung hindi siguro siya sumunod, hindi na natin pag-aaralan ng kwento niya ngayon. Hindi na siya kasali sa ikukwento. Sumunod. So, inubos niya ang kanyang konting harina at ang kanyang langis, nagluto. At nung magluluto na siya muli at kailangan na, nung buksan niya ang takip, suspense, ano? Ang bilis naman kasi nating nalaman yung resulta eh. Siya hindi naman agad-agad kung kailan magluluto na siya ulit, saka pa lang niya malalaman. So, nung tingnan niya, tadaan, meron. Can you imagine the suspense, the thrill, kung meron o wala? At yung oil din, meron. So, luto na naman si babae. Kinabukasan ulit, magluluto na naman siya, tadaan, meron na naman. At nagpaulit-ulit, hanggang pumatak ang ulan, nabuhay uli ang mga halaman, nakabangon ang kabihasnan, patuloy silang nabuhay. Because from God, there was a promise. Pero tingnan nyo, may interaction ha. May pangako ang Diyos, ang tugon naman ng tao, pananalig at pagsunod. It was always a partnership whenever there was a great miracle. God would give a promise. Man, on faith, had to act. And then, the cycle would be completed. Food did not run out.
Eh ano ngayon sa atin ang kwento na yan? Ngayon pa lang ha, tumataas pa lamang ang halaga ng mga bilihin, nagpapanik na yung mga tao, may naiinom pa naman. May nakakain pa, may palaman pa nga yung tinapay. Diba? May mayonnaise pa kumisan. At kung mahilig kayong magpa-social, may mga damo-damo pa sa loob na nakakapagpasikmura sa mga hindi sanay. No? Mga pampaasim na hindi maibigan ng mga hindi sanay. So, ganun. May kinakain pa naman tayo. May ulam pa. Hindi lang basta kanin. Hindi ka lang basta umiinom ng tubig. Kumisan, may yelo pa. At nagpapanik na agad yung iba. Layo-layo pa nung ganitong eksena. Super layo pa. So, what can we learn from here? Ang dami. Unang-una, the Bible is full of promises. The Bible is full of stories. It is full of examples. Matthew 10:39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Sabi ni Jesus, sino man sa inyo ang willing na bawian ang buhay para sa akin, yun ang magkakabuhay, baligtad. Pag inyong sinuri, mga kapatid, maraming logic sa Biblia, baligtad. Sabi ni Jesus, mamatay ka muna bago ka mabuhay. Die to yourself, then you will have eternal life, because I'm going to give it to you. Tulad din ng babae, i-give up mo muna yung jar mo, i-give up mo muna yung oil mo para ka magkaroon uli. Kailangan ka munang mawalan ng laman ng iyong kamay para ka mabigyan ulit. Marami sa atin, hindi mabigyan-bigyan kasi ayaw nating bitawan yung mga luma nating laman. Kuminsan, may boyfriend kayo, may girlfriend kayo, talagang sakit ng ulo to the seventh heaven, hindi kayo magkaroon ng bago kasi ayaw nyo bitawan. Nakita nyo nang sakit ng ulo yan. Diba? Hindi ba mahirap bang maintindihan yan na kahit anong gawin nyo problema, ang bigat-bigat sa buhay, bitaw-bitawan ninyo, hindi ko kayang mabuhay. Pasensya ka, magpasal ka niyan habang buhay. Pero pag may binitawan ka, wala nang laman yung kamay mo ngayon. Pwede ka nang bigyan ng Diyos. Ngayon, eh paano po kung hindi lagyan? Eh di wala. Ano bang gusto mo? Walang laman o may dala kang mabigat? Di ba mas mabuti pa rin yung wala? So, hindi ka malulugi. Dapat mong isipin yung mga bagay na yan. Maraming hinihingi ang Diyos sa atin na kailangan muna natin isuko. Pag naisuko natin, pumasa tayo sa test. At hindi lang yun eh, may practical consideration. Wala ka nang hawak, pwede ka nang bigyan ulit. Mahalaga yun. Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use it, it will be measured to you. Of course, the context here is giving to the work of the Lord. Sabi niya, magbigay ka. Kung anong binigay mo, ibabalik sa'yo. Siksik, liglig, umaapaw. Kasabihan niyang siksik, liglig, umaapaw. Kasi marami pong pag bumibili ka ng grain, bumibili ka ng trigo, ang galing-galing nung pulso nung nagsusukat, lumilipad-lipad yung mga trigo. Pag inilagay sa lalagyan mo, puno. Pag uwi mo, nung naglakad-lakad ka, natagtag na yun, kulang na yung lalagyan mo kasi ang galing lang pala nung naglagay. Kaya sabi, siniksik ito, tiniktik, niliglig. Tapos, siksik na, pupunoy pa, umaapaw pa. Yun yung measurement. Walang daya, sobrang punong-puno. Ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ang daming pangako, ang daming halimbawa sa Biblia. Find, memorize, and claim them. Hindi naman binitawan yung pangako yan para naman talikuran lang ng Diyos. Nandyan. But how can you claim something you don't know about? That's why it is important for us to know the promises of God and to be able to claim them at the right time in the right context. What else can we glean from this story? Do not limit God. Pag sinabi ng Diyos, o pumunta ka doon sa malayong lugar, doon kita bubuhayin, eh wala naman doon pagkain, wala magde-deliver doon ng food, akong bahala sa'yo. So ayun, ang nagdala mga uwak, mga ibon. Eh kung maarte pa tong propetang to, hindi niya kakainin yung dala nun because these birds were considered unclean. At yung mga uwak, sana yun magnakaw ng mga pagkain, dinadagit nila yung mga daing, mga pindang, mga pinapatuyo ng mga tao, yung mga pagkain nila sa kanilang mga bahay, dinadagit ng uwak, dala-dala. So kung maarte pa yung propeta, baka tanongin pa yung uwak, baka nakaw yan dala mo. Hindi na pinakialaman ng propeta yon dahil pang Diyos ang nagpadala ng uwak, kaya unclean siya, kaya clean, kung saan man ang galing yon, Diyos ang nag-assign, kinain niya, nabuhay siya.
Alam niyo, ang dami mga Kristiyano na mamatay sa gutom at sa hirap. Akala nila natutuwa ang Diyos. Hindi, maarte lang kasi sila. Sobrang nilang higpit, sobrang maraming ayaw gawin, sobrang daming bawal. Hindi tuloy sila nag-enjoy sa buhay kasi akala nila Diyos ang may gusto noon. No, kadalasan yan is only limited and faulty scholarship. Most of the time, it is only uninformed hermeneutics. A very uneducated way to interpret and apply scripture makes people suffer needlessly. And while they suffer, they think they're pleasing God when God says that I'm going to be your God, that you have going to have an abundant life. And Solomon says, well, enjoy life and don't forget to do good. Maraming pagdurusa ang tao na nagiging religyoso kapag napasama sila sa mga schools of thought na ang mga pag-iinterpret, puro pagdurusa, puro paghihira, puro higpit, puro bawal, pero hindi naman pala galing sa Diyos, galing lang sa kinakapos na scholarship. So this man did not bother himself about where the food was coming from. God sent it, he ate it. And what's our lesson here? Do not limit God. Kung gusto ka ng Diyos sa pakainin through the ravens, eat! Gusto kanyang buhayin, mabuhay ka. Ngayon, gusto kanyang papuntahin na naman doon sa malayong lugar, sa side doon, pumunta ka, bahala siya, basta ang gawin mo, sumunod ka. Alam naman niya ang ginagawa niya. Alam niya yung salita niya, alam niya ang kanyang mga pangako. Pag sabi niya sa iyo, ang magpapakain sa iyo, byuda, bakit hindi nalang isang mayamang don? Bakit hindi nalang isang hari? Ba't byuda? Basta byuda magpapakain sa iyo. It goes against logic. Obey anyway. Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Lahat pwede. God's supply can come from unlikely sources. Ano ba mga needs natin mga kapatid? Minsan, kadalasan, kailangan mo ng pera. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa sino bang mayaman kong kamag-anak, sino bang mayaman kong kapitbahay. Yung mayayaman ang mahirap hingan. No, kaya nga umaman yan eh. Sa palagay niyo ba, yayaman niya kung hindi makunat? Diba? O kung mabait man, talagang sobrang dami kasing napupunta sa kanya, kaya sa dami ng humihingit binibigyan, eh, nakakaipon pa rin, umayaman pa rin. Kadalasan kasi akala natin lahat ng solusyon, yun ang mayaman, doon tayo, yun ang makapangyarihan, doon tayo. Pag inobserbahan nyo ang Biblia, madalas hindi ganun yung kabaligtaran. God's supply can come from any unlikely source. Even wisdom, lagi nating inaasahan, ay, gusto ko yung speaker na marunong, nag-aral, gusto ko yung nag-Bible school, gusto ko yung may mga PhD, pero hindi naman lagi nakakapagturo yung mga ganun eh. Sabi sa 1 Corinthians 1:27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Now, there's nothing wrong about being educated. That's always a plus. But it doesn't follow that if you're educated, you will be a communicator and an educator. Hindi laging ganun yun. Kaya sabi, yung mga maliliit na bagay hinahamak-hamak nyo, kadalasan yan ang binibigyan ng parangal ng Diyos. Diyan dumadalo yung kanyang pagpapala, diyan dumadaan ang magagandang bagay. Tapos nilalampas-lampasan nyo lang kasi iba ang agenda nyo sa buhay, iba ang hinahanap nyo. When it comes to strength, usually gusto natin warriors, chariots, army, armas, warfare, gamit. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord, our God. Ngayon, naniniwala ka na sa Diyos, may chariots and horses ka pa, edi mabuti. Pero kahit punong-puno ka ng chariots and horses, wala naman sa iyo yung blessing ng Diyos, wala rin mangyayari. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung hindi ka makapagsalita, natatakot ka, lalo mong makikita ang pagpapala ng Diyos pag binigyan ka niya ng gift of speech. Pagka mahirap ka, natatakot kang gagawin mo isang bagay, hindi mo kaya, tapos binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan, lalo mong alam na Diyos ang kumilos. Mas nadadramatize yung pagtulong ng Diyos sa mga inaakala natin na walang kaya, mahirap,
Kasi kitang-kita natin na ang Diyos ang tumulong. Kaya madalas, mga kapatid, ang kandidato na pagmumulan ng lakas ay yung mahina. Ang kandidato na pagmumulan ng tulong ay yung siya mismo ay parang kailangan ng tulong. Do not limit God. God can reach us through any avenue, any way, any method. And very especially, a lesson from the story, do not underestimate people, especially as possible sources and channels of blessing. Kung nung dumating itong si Elijah dun sa bayan na yun, nakita niya itong babaeng itong nangangayaya at nangunguha lang ng kahoy, lalampasan na lang niya dapat, ito ba magpapakain sa akin? Ako, hindi ito, baka may mas mayaman dito, dun ako maghahanap. Pero hindi eh, yun ang pinili ng Diyos. Kaya isa nating napakahalaga na laging alalahanin, huwag man lalait, huwag mang mamata ng mahirap, ng may sakit, ng mahina, ng hindi marunong, ng hindi sanay. Because ignorance can only be a temporary situation. Weakness, poverty, can only be a temporary inconvenience. Ang lahat ay nagbabago. Sabi nga nila, gumugulong ang gulong ng buhay. Hindi pwede na ang yaman-yaman nyo ngayon, ang yabang-yabang mo nila, lait mo lahat yung makamag-anak nyo, mahihirap, mga kapitbahay nyo, hindi ka naman nakakatiyak na mananatili kang mayaman at mananatili silang mahirap. Kaya hindi ka dapat nagsasasalita ng tapos. Sabi nga nila, keep your words nice and sweet. You don't know when you have to eat them. Many things are tentative. Kaya hindi ka dapat naglalagay ng wakas, ng period, and never say never. Hindi mo alam kung ano mangyayari yung pagbabago sa buhay, hindi ka pwedeng maging mayabang. Ano man ang iyong kalagayan, ang lusog-lusog mo ngayon, bukas na stroke ka, na paralyze ka mula kilikili pa baba. Anong ipagyayabang mo? Mga ngailangan ka ngayon ng tulong ng tao. Kaya habang malakas ka, maging mabuti ka sa kapwa, hindi mo alam kung kailan ka bawian ng lakas at kailan mababaligtad na ikaw naman ang nangangailangan ng limos. You never know. Kaya kung paano nyo gustong ituring ng kapwa kung kayo maging pulubi, huwag naman mangyari. Ganun nyo ituring ang pulubi. Kung paano nyo gustong ituring kayo ng mga tao kung kayo itong nangungutang, ganun nyo ituring ang mga nangungutang. At kung kayo maging isang hamak na manggagawa, paano nyo gustong ituring kayo kung kayo itong kumukuha ng cash advance? Ganun ngayon ituring yung mga talagang gipit na gipit. Because everything is temporary. You are never sure. Rich and poverty are both not guaranteed to be forever. Even wealth and poverty. Even beauty cannot be forever. Ang ganda-ganda ng mukha mo, biglang nasa gasaan ng trend yung mukha mo, di nakapipipipim parang papel yan, parang ang abaniko na pinipi. So wala ka nang ipagyayabang bukas. You can never tell. Only foolish people can be proud because foolish people don't think, don't imagine that they might someday need help. Kailangan ng tao, lagi mo kinoconsider. Katulad na lang ni David, nilait-lait ni Goliath, ang laki-laking tao nang hahamon, wala man lang ni isang lalaki ng Israel na humarap sa kanya, tapos isang teenager, batang-batang ganon, lalaban, ang daladala, tirador. Sabi sa kanya ni Goliath, ano akala mo sa akin, aso? Bakit ang dala mo? Slingshot. Gyera to. Toy, gyera to. Ba't ang daladala mo ganyan? Nakaka-insulto ka. 1 Samuel 17, 41-42. Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was only a boy, ruddy and handsome, and he despised him. Sabi, ang ganda-ganda mong lalaki, ang ganda-ganda ng kutis mo, ibig sabihin, wala ka pang kamalay-malay sa giyera, lumayas-layas ka sa harapan ko, ang dala-dala mo, tirador. But you know the story. Isang bato ka lang, sabi ni David. Ni hindi nga, isang bala ka lang eh. Namatay ito, pinugutan niya ng ulo, nabaligtad ang buong sitwasyon. You can never tell. Prosperity and survival is not in being wise. It's not in being selfish. It is in being in the path of God's blessings.
Gusto nating mabuhay sa panahon ng krisis. Gusto nating mabuhay sa panahon ng gulo. Hindi nadadaan yan sa pagiging wais. Yung mga iba niyo, sabi niba yung wais, ibig sabihin ng lalamang ka. Hindi nadadaan yan sa pamagitan ng pang-aagaw, pang-angamkam, pagiging makasarili. Nakita natin sa babaeng balo, hindi niya sinarili. Yung kanila naman talagang sariling pagkain. Ipinainom, ipinakain. At doon siya nalagay sa inaagusan ng pagpapala ng Diyos. Maaari niyang solohin yung pagkain, hindi naman masama. At di natin mamasamain. Kanya naman talaga eh. Tapos ang laki-laking kalabaw nitong mama na to, siya pang unang kakain. Kami mag-ina, paano kami? Hindi naman talaga masama. Pero minabuti niyang sundin ang sabi ng alagad ng Diyos. Lalo't may binitawang salita eh, may binitawang pangako. Sa kanya pa nagkaroon ng pananalig. At yung nananalig lang, ang nakakapagpatunay, na totoo ang Diyos sa kanya mga pangako. Yung naglalagay ng huli nilang harina, huli nilang langis, nagiging empty, but they become empty enough for God to fill. The widow was resigned to dying until the prophet came along. Men and women of God always bring blessings. Hindi abala. If your heart is in the wrong place, nung dumating yung prophet, sa mga abala naman to, nangunguha ko ng kahoy-kahoy dito, utusap pa akong kumuha ng tubig, tas tubig ko pa yung ibibigay ko sa kanya. Sino ba to? Tas ito pa yung tinapa, ihingin pa niya. Pero hindi kinonsider ng babaeng ito na abala yung propeta. Alam niya ang mga propeta ng Israel, kinakasihan ng Diyos sa langit. So, hindi ito abala, sabi niya, blessing ito. She could have chosen to be wise and selfish, to have her last meal, which of course, if she had, would have been really her last. But because she was willing to part with her last meal, it never became the last. It became the beginning of a miraculous serving from heaven every day until the drought ended. She took the path of blessing. She took the path of kindness and obedience to the man of God. 1 Corinthians 3:19. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. Iba ang pamantayan ng langit sa pamantayan ng karaniwang tao. Kung makikinig ang babaeng ito sa kanyang mga tiya, mga kumari, mga kaibigan, hindi niya papakainin yung prophet. Pero nakinig siya dun sa maliit na tinig na nasa kanyang puso. Lahat naman ng tao nakakausap ng Diyos eh. Lahat ng tao nakakarinig ng tinig na yon. Hindi lang lahat pinipiling sumunod. So, fast forward to today, do not fear economic problems. Do not fear economic crisis. But do what you can. At least have some flour and some oil and some sticks. In other words, give God something to multiply. Then trust and obey. Kailangan, may pinaparami. Hindi naman nagsimula yung babae sa zero. Kung walang laman, biglang nilagyan. Magic ang tawag doon, hindi miracle. Ang miracle, dapat may nakalagay na. So gusto mong bigyan ka ng Diyos ng pera, maghanap buhay ka naman para yung kita mo, paramihin niya. Gusto mong paunlarin ka niya, kumilos ka naman, magsikap. Lord, meron po ako dito ng puhunan, paramihin niyo naman. Pero yung wala, Lord, lagyan niyo, magic ang hinihingi niyo noon, hindi Diyos ang dapat niyo lapitan. Kasi ang Diyos, laging hinihingi yung part mo. Do your part. Magtanim ka, tapos humingi ka sa Diyos ng himala na gawing mabunga ito. Pero yung wala kang tanim, Lord, total Diyos kayo, kayo na rin po magtanim. Yung pangwawais mo sa Diyos. Kailangan meron ka. Itong babae may konti. At hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano karami, ha? May konti ka, pero meron ka malaking pananalig. At nagtatrabaho ka. Kita niyo yung babae nangunguha ng kahoy. Nagtatrabaho. Ang tao na darat na ng pagpapala ng Diyos, ay yung nagtatrabaho. Hindi yung walang ginagawa at tamad. Kailangan may ginagawa ka. Dahil ang Diyos natutuwa sa gumagawa. Sapagkat siya mismo ay manggagawa. Nakita niyo sa creation sa Genesis, first 6 days, nagtatrabaho siya. On the 7th pa lang siya nagpahinga. So, naiinis ang Diyos sa laging nagpapahinga. Maliban na lang may sakit ka. O kaya talaga, ang tagal mo nagtrabaho, nagbabakasyon ka, na-earn mo na yon. Pero yung puro pahinga ang pinagagagawa mo. Text ka ng text, anong ginagawa mo? Kahiga.
Ikaw, eto, nakahiga din. Boring, no? Oo nga. May gimmick ba? You know, wala kang ginagawa. Naghahanap ka pa ng gimmick. Wala kang kita. Gusto pang gumastos. Pang-load lang, wala ka. Text ka lang, text. Wala ka palang pang-load. Di ka magtrabaho. Tapos nag-aantay ka ng himala. No. Hindi ka darat na ng himala. Mangingisay ka. Work. Sabi, kailangan kung kumakain ka, work for it. Pero pag sasama, bata pa po ako, pero sa bahay nyo, maghugas ka naman ng plato, maglama ka naman dyan, tumulong ka, maghugas ka ng garahe. Work for your food, kahit ka anak. Diba? Si Jesus nga, anak ng Diyos, nagtrabaho, binuhat yung krus, hindi ipinabuhat sa mga anghel. Mas ikaw ay anak, mas member ka ng household, mas dapat kang kasali sa trabaho. Kasi ano man ang natitipid nyo, ano man ang nagagawa nyo, makikinabang ka doon. At kung wala kang kaalam-alam sa buhay, biglang namatay ang mga magulang mo, na ulila ka, ang tamad-tamad mo, wala kang alam, paano ka ni houseboy, walang tatanggap sa'yo? Kailangan meron ka namang marketable skill. Mga magulang, kahit kayo maraming pera, teach your children marketable skills. Because you have to prepare them for days of darkness and difficulty because they are many. Kailangan handa. At ang Diyos ay napakatibay. Ang kanyang mga pangako ay matapat. He is greater than any crisis. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than he who is in the world. He is greater than Satan. He is greater than all negative forces. Definitely, he is greater than all calamities that we can think of. Pag malaki ang pagtingin mo sa Diyos, maliit ang pagtingin mo sa problema. Baliktarin niyo, mga kapatid, pag ang laki-laki ng pagtingin niya sa problema, isa lang ibig sabihin noon, maliit ang pananalig. Ngayon, ang tunay na pananalig, laging may kakambal na trabaho. Huwag natin kakalimutan yon. Work. Honest labor is rewarded by God. Huwag mag-alala. Yung lagi nating binabasa mula sa Matthew 6, 25 to 27, sabi ng Panginoong Jesus, "Therefore I tell you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans ran after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Very early on, the widow in Sidon did this. She sought God's kingdom, obeyed God's command, listened to God's prophet, and everything else was given to her. Fear God, and you will have no one else to fear. Fear God, and you have nothing else to fear, even any crisis. Psalm 25:14, the Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Psalm 33:18-19, but the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and to keep them alive in famine. Anong answer sa crisis? Some flour or oil, some savings, great work like gathering stick, and then lots of faith and good deeds even in difficult times. Ang paggawa natin ng mabuti ay hindi lamang kung tayo masagana. Ang tunay na paggawa ng mabuti ay kung tayo man mismo ay nangangailangan. Ang tulong na totoo ay hindi lang kung malakas tayo, kundi yung kahit sa ating kahinaan ay nakakatulong pa rin tayo at nakukuha nating tumulong sa kapwa. Na sa ating kasalatan ay nakakaya pa rin nating magbigay. Kaya ang sarap-sarap magbigay sa Pilipino. Once, I was consulted by a foreign employer. And this happened abroad. A big-time employer was talking with me
And he said, he asked me, kung ang mga workers, pare-pareho, may aplikante from the Philippines, may aplikante from this, from that, from that country, pare-pareho sila ng galing, ng skill, sabi niya sa akin, bakit yung Filipino ang i-hire ko? Sabi ko, kasi ang Filipino masarap bigyan. Pag binigyan mo siya, maraming makikinabang. Nagpapaaral yan ng kapatid, nagsusustento sa magulang, nagbibigay sa inaanak, ang buong barangay, kahit tigitigis ang corned beef, meron. Pag umuwi yan, masarap i-employ ang Pilipino kasi alam mo na yung binibigay mo sa kanya, hindi niya sasarilinin, maraming makikinabang. Hindi ko kayang sabihin yan para sa ibang lahi. Kasi sabi niya, paano kung may Pilipino magaling, may Amerikano magaling, may British magaling, paano? Kasi kung ang alam ko, yung mga yan, liban na lang sa ilang exemptions, kanya-kanya yan. Ang Pilipino, pag binigyan mo, maraming makikinabang. Sabi niya, kung gayon, basta pare-pareho ang kakayanan, I'll hire Filipinos. Kasi masarap bigyan ng mga Pilipino. So, lalo kung anak ng Diyos, kung anak tayo ng Diyos, bukas ang iyong palad sa marami, matutuwa rin ang Diyos na bigyan ka kasi hindi mo sinosolo. At ang tunay na pagbibigay, eh kung ikaw mismo gusto mo ng kainin, ibibigay mo pa, sa palagay nyo, hindi yun alam ng Diyos. Alam niya. Pero kung nyo nang ibigay lahat, dahil gusto rin ng Diyos, mabusog din kayo, hati-hati, tulad ng ginawa nila, hati-hati. Hindi naman gusto ng Diyos, magbigay ka lang ng bigay, hindi ka na nag-enjoy, ikaw na lang yung naging kawawa. Hindi naman tayo gustong kawawain ng Diyos. Pero gusto nyo makita sa atin na nagtitiwala tayo at tayo ay nagiging mabuti sa kabila ng kahirapan sa ating paligid. Madali kasing maging palabigay kung marami eh kung konti, doon nagkakakilanlan. Doon natin dapat lampasan yung pagsubok. Dahil yun ang higit na nagpapakita ng tunay nating pagkatao. So there's crisis happening all over the world. Wala naman bago, pabalik-balik lang yung crisis na yan. Kung minsan nga may mga kamag-anak, pupunta sa inyo, ang taas na pala ng halaga ng ganito. Sa mga nakakapitong taas na yan, punta ka ng punta dito, buhay ka pa rin, ang tama mo pa nga eh. Diba? Yung overfed ka pa nga. So bakit ka reklamo ng reklamo dyan? Ang bait-bait pa rin naman ng Diyos sa ating lahat. Patuloy pa rin tayo. Nakakabili ka pa ng load. No? Yung dati nga, kung ano-anong tubig ang iniinom mo, ngayon, mineral water pa. Anong problema mo sa buhay? So kailangan, sa meron, sa wala, yung pagtitiwala nandun. At pag nagtitiwala ang tao sa Diyos, yes, it's true. Ang kawalan is most of the time only in the mind. Kasi meron ka pang iniinom, may kinakain ka pa, buhay ka pa nun. No? Meron ka pang pag-asa. Diyos namin, salamat sapagkat kayo Diyos na nagbibigay ng liwanag sa aming mga kadiliman, papalakas sa aming mga kahinaan. Itong napakagandang kasaysayan na ito na ilang ulit na namin binabalik-balikan, patuloy mong bigyan ng buhay na magkaroon ng mga bagong kahulugan na akma sa aming mga pangangailangan sa panahong ito. Tulad ng babaeng yon, hindi niya ipinagkait, nakinig siya, nagtiwala, nakita niya na totoo ang inyong mga pangako. Nawa kami man sa aming pagtitiwala, sa aming pagsunod, makita namin na totoo ang mga pangako nyo. Hindi dahil ipinapatotoo ng iba, kundi dahil napatotohanan namin sa mga sarili naming buhay. Tingnan mo, Panginoon, ang mga pangangailangan na iyong mga anak. Totoo naman talaga, maraming nangangailangan. Pero turuan mo rin kaming tingnan yung mga ibinibigay nyo. Hindi lang yung sa palagay namin kulang, kundi pati ang ibinibigay nyo. Matuto kami magpasalamat. At ang kabutihan nawa namin, Panginoon, huwag malimitahan ng aming economic situation. That though we may be needy, we can still be good and kind to people. Teach us discernment kung kanino dapat makinig at nasa ganoon sa kabila ng mga kaguluhan sa buhay, maging mapayapa kami. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Ipagpasalamat sa Panginoon ang ating mga tinatamasa sa kabila ng sinasabi nilang mahirap na buhay at mahirap na panahon. Magpasalamat muna at ilapit natin ating mga pangangailangan, lalong-lalo na ang pangangailangan nating magtiwala sa Diyos. Panginoon, makinig po kayo, mga anak ninyo, nakikipanayam sa inyo, turuan niyo po kami.